Sa iba pang balita, hinihiling ng mga pampublikong guro na itaas na ang tinatanggap nilang sahod. Ito raw ay dahil talagang hindi na ito sapat para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin sa buhay. Ang kahilingang ito ng mga guro, suportado naman daw ng DepEd. May kabuang ulat si Maan Primero. Suportado ng Department of Education ang kahilingan ng mga guro sa pamahalaan na salary increase. Mula sa 18,000 piso kada buwan, nais ng mga guro na itaas ang kanilang sahod sa 25,000 piso. Sa ginanap na dialogo ngayong araw sa Kagawaran ng Edukasyon, inilahad ng mga guro ang kanilang hinaing kung bakit nais nila ng pagtaas ng sahod. Una, alam naman natin kung gaano kahalaga ang papel ng ating guro sa lipunan. Siguro alam ni brother yan, ano? Nalalagay pa yung ating buhay sa panganib kapag eleksyon. At mahirap magturo. Lalo na kung walang budget ang, may maliit ang budget ng edukasyon, ang mga estudyante mo may kulay ang buhok, nagmumura, naglalaro ng Dota at ng Crossfire, at mahirap i-motivate yung ating mga bata. Bukod sa lesson plan, mayroon pa tayo mga trabahong inuwi sa mga paaralan. Ayon pa rito, nasa 3,000 na lang ang net pay na nakukuha ng mga guro mula sa kanilang sahod. Paliwanag pa nito, mababawasan pa ito ng mga gastos sa eskwelahan dahil hindi kumpleto ang kanilang mga gamit sa pagtuturo. Na mahigit kalahati ng teachers, ang net pay nila is 3,000 pesos lang. So, nararapat lang talaga, sir, na itaas ang sahod ng mga guro. At we are not carabaos. We are teachers. And since we are not carabaos, we are not the national animal of our country. Samantala, nagpakita naman ng pagsuporta ang Kagawaran ng Edukasyon sa mga hinaing na mga guro, partikular na sa kahilingan nitong pagtaas ng kanilang sahod. Ayon kay Education Secretary Armin Luis Tro, ginagawa naman nila ang lahat ng kanilang kayang gawin para matugunan ang mga pangangailangan ng mga guro, maging ang mga kakulangan sa edukasyon sa bansa. Hayaan po ninyo na ito'y isasama natin sa, kasama naman po ito talaga sa lahat ng ating mga isinusulong para sa kabutihan ng ating mga kaguro. Hindi hihulat ng panahon ay malaking malaki ang ating nakukuha, pero ang ating pong punto de vista ay palaging para sa karamihan ng ating mga guro sa Pilipinas. Ayon pa sa kalihim, ilalagay na rin sa tama ang pagbibigay ng taas ng sahod sa mga guro kasabay ng pagsasaayos ng promotion sa mga ito. Nilinaw naman nito na bagamat suportado ng kanilang ahensya ang kanilang hinaing, hindi ito nangangahulugan na makikiisa ito sa mga rally sa Mindyola at iba pang lugar. Magsisilbi umanong tulay ang Kagawaran ng Edukasyon para sa mga guro at sa pamahalaan. Pero ang aking pong garantiya, ako po'y magiging boses ninyo. At yung mga pwede pa na nagawa ng paraan para sa kapakanan ng guro, kahit hindi nasa budget yan, pwede ho naman nating gawin. No? Paglilinaw rin nito, hindi pa kasama ang dagdag na sahod sa mga guro sa 2015 budget. Ngunit ayon sa DepEd, gagawin nila ang kanilang makakaya para ipabatid ang hinaig ng mga guro kay Pangulong Aquino. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero, para sa Newsline.